We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. At home with GMA Regional TV. Happy Monday morning, mga kapuso! Let's freshen up our day ug mamahaw na ta dungan sa pagtanaw sa inyong number one morning show matag alas 8 sa buntag, ang At Home with GMA Regional TV. Resi, good morning! Nakapamahaw na ba ka? Good morning, Sabsayo! Good morning, Sab! Sa tanan natong mga kapuso viewers all over Mindanao nga nakatuto ka nato karong buntaga. Yes, Sai, nakapamahaw na ko and ready na kaayo ko to start my day. Ug sa pagsugod sa akong adlaw, mga kapuso, dili na ko palampason nga i-share kaninyo ang mga nagkadaiyang storya nga among giandam kaninyong tanan karong buntaga, mga kapuso. This morning, dungan tang ma-inspire sa usa ka hardworking nga batan-on kay siya lang naman ang nag-top 2 sa Architecture Licensure Examination 2022. Ang storya likod ni ini o iyang mga study tips, i-share ka nato ni Architect Lance Nathan Lim sa Spotlight. Samtang sayron sab nato ang mga advokasya sa Commission on Population o PAPCOM Region 10, kalabot sa Happy and Healthy Relationship, kauban si Director Neil Aldrin Omega. And sa Best Talk naman, ako makachikahan si kapuso artist Vanessa Del Moral. Fine buntag mga kapuso! It's Best Talk time na sab. This morning, makikchikahan kita kay kapuso artist Vanessa Del Moral. Maayong buntag, Vanessa, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you for joining us this morning. Kamusta ka? Maayong buntag sa inyong lahat dyan. Oh my gosh, na-miss ko kayo. Thank you at nakasama ko kayo ulit. Yes, attorney, okay naman kami dito. Nasa lock-in ako kasalukuyan and enjoying, having fun while working. So, yun! Ms. Vanessa, matapos kang sumali na nga Starstruck Season 3 in 2005, you've really proven to a lot of people that you have that staying power, diba, sa show business. Ano ba daw yung process mo naman as an actress? Meron ka bang certain technique that you do every time you act? When it comes to technique, actually, it varies eh. It varies from time to time. Pero ang hindi mawawala sa akin is, kahit na sinasabi ng ibang tao na ang galing-galing mo sa role na to, gustong-gusto kita sa, lalo na yung Gurna, yun yung tumatak din sa audience eh, na parang kahit na iba na yung pangalan ng character ko, ang tawag pa rin sa akin ng mga tao, Gurna. So, nakakatuwa na, alam mo yun, meron silang love-hate relationship kay Gurna. So, hindi mawawala sa akin ang workshop. Importante para sa akin yun. Kasi parang ano yan eh, it's like a bicycle. Ang bisikleta kapag ka hindi mo ginamit, nagkakaroon siya ng kalawang. So, para i-lubricate ulit yung bisikleta, para lagyan siya ng grasa, para hindi kalawangin yung chain, kailangan mo siyang lagyan ng grease para maging smooth ulit yung ikot niya. Parang ganon din naman kami mga artista. So, importante na hino-hone mo pa rin yung craft mo. Alright, this is Vanessa. This 2022, you're part of a new primetime teleserye, Widow's Web. Sa trailer parang yes, marami na talaga mga naintriga. Without giving too much away, ano ba ang kwento ng Widow's Web? Okay, Widow's Web is about four ladies. Ano siya? Crime, suspense, thriller siya na show ng GMA. Mahilig ako sa crime suspense. So nung nalaman ko at nabasa ko yung script, na-excite ako. Kasi sabi ko ganun, oh my gosh, magiging part ako ng isang show na
nahilig ko, na gusto ko. Ms. Vanessa, can you tell us naman dito your character sa Widow's Web? Ano yung mga preparations na ginagawa mo? And then, ano yung klaseng atake yung ginagawa mo for your role for the show? Okay, for my role, I guess kaya naging Hillary yung pangalan niya is because she's very hilarious. Over the top, ang pananabit niya ay kakaiba. Ang makeup niya ay kakaiba din. Ang personality niya bilang isang tao, itong si Hillary, ay to the extremes. Yan, yun ang masasabi ko. Ibang-iba din siya sa mga characters na na-portray ko noon. Itong klase ng pagiging kontrabida ni Hillary is very different dun sa atake ko before sa ibang mga characters ko. Kasi yung mga yon medyo ano sila tamed down na kontrabida. Mayaman, kontrabida, ganyan. Ito, mayaman, medyo kontrabida na hindi mo maintindihan, pero scale of 1 to 10, si Hillary nasa 20. Wow. Ganon. Ganon siya kaluka-luka. Ako, excited kaming makilala si Hillary dito sa Widow's Web. And we can't wait as well na makita ang pinaghirapan ninyo for the past month sa lock-in taping. So please invite lahat natin mga kapuso viewers dito sa Mindanao, Ms. Vanessa, na panoorin at abangan ang Widow's Web. Yes, attorney. Okay. I'm inviting everyone to please huwag ninyong palalampasin ang premiere ng Widow's Web. Malapit na po. Ang story nito, kakaiba. Ang simula hanggang sa dulo, ang pace niya mabilisan. Kailangan siyang panoorin ng buo. Kailangan panoorin ng diretso. Kasi baka pag may na-miss ka, medyo malito ka. So hindi mo po walang episode na dapat palampasin sa Widow's Web. Kaya 'yon, abangan ninyo, subaybayan ninyo, and then samahan ninyo kami sa online world din sa Instagram ko. Magpo-post ako doon ng mga photos ni Hillary as we go by our episodes, yung mga ipapalabas para makita ninyo kung ano yung mga pinagagagawa namin on-cam and off-cam. So, yon. Abangan ninyo sa Instagram ko yon. Pero, syempre, huwag ninyo hakalimutan manood ng Widow's Web. I'm sure may enjoy ninyo. And thank you very much, Ms. Vanessa, for thank your you, attorney. Congratulations, yes, for this project, Widow's Web. Maraming salamat! Thank you so much! And that was Kapusong Vanessa Dalmoral. Tutok lang mo, mga kapuso, kay mumbalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kung kahinumdum pa mo, pila ba ang inyong edad? Dihang na in love mo? O di ba ka, katong una mong nagkarelasyon? Gani ako, makahinumdum pagyag ko. Bitaw, karong manggumbuntaga mga kapuso, subay gyapon sa love mat ang atong hisgutan. Mahitungod gyapon sa relasyon o gugma. Unsa ba ang atong angay mahibalan? Una musulod sa relasyon, ingon man sa mga sexual nga aktibidad. Aron palawman ka na, nga hisgutanan o mapalapdan sa bang atong kahibalo atong makauban, ang Regional Director sa Commission on Population Region 10 o PAPCOM nga si Sir Neil Aldrin Omega. Sir Neil, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV nga makita sa Tibuok, Mindanao. Kamusta ka karong panahon na? Good morning Sai, and sa ato ang mga kapuso viewers and listeners. Kami sa PAPCOM, okay lang kami. Nagpadayon no, sa pag-servisyo sa ato ang mga katauhan. May Sir Neil, kay anaa ka sa okay nga kahimtang ingon man ang Commission on Population. Pero sir, karong love month no, biskan asa ka mutan-aw, umuad to, daghan gyud ang naay kapares. Sa kabahin ba sa Commission on Population, unsa ba ang tahas ninyo karong love month? Oh, ang bulan sa February no, being designated as the love month because we are celebrating Valentine's Day on February 14. Expected yun nga ang mga magtiayon, ang married couples and those with special someone will celebrate the occasion in many ways, no? Sa pagpakita sa ilahang gugma and affection towards that special person.
sa atong mga kabataanunan who will be celebrating this special occasion with their special someone. To we are reminding them to commemorate it with a heightened sense of responsibility and discernment. Ug dili usa ka occasion para mo give in sa mga nagkalain-lain nga pressure sa tuang kinabuhi. Sir Neil, usa sa inyong mga advokasya no diya sa PAPCOM ang pag-edukar sa katawhan kalabot sa sakto nga pagsulod sa relasyon. Unsa ba ang angay nga mga timan-an sa katawhan una pa man nga makigrelasyon? Ang love, friendship, infatuation, and sexual attraction, these are just the many of the feelings nga atong ma-experience during adolescence. And as we establish relationships with others, as part of our developmental task, we need to ask ang atuang kaugalingon, ready na ba ta mo settle with that person? Siya na ba gyud ang atong gusto nga mahimong partner sa atong imong kinabuhi? And usually, many adolescents would confuse their feelings towards that person, no, as true love. Feelings like crush, romance, or infatuation are sometimes equated to love. But possibly kini because there is difficulty in sorting out kini nga mga feelings. And I'd like to urge ang atong mga kabatanunan to always unahon yun nila pag preparar ang ilang kaugalingon before they settle in a kind of relationship. Sir, we cannot deny the fact nga ang magpares nga anaa sa relasyon dili gyud malikayan ang pakighilawas. Gani karong mga panahuna, as you've mentioned, nagkabata na ang edad sa mga anaay partner. Unsa ba ang bag-ong lakang o programa sa inyuhang buhatan kalabot sa sex education? Ang ato ang adolescent health and development program under sa ato ang Philippine Population Management Program nagtinguha gyud nga matabangan ang atong mga kabatanunan para mag-prevent ang intended pregnancies and for them to protect themselves from its negative consequences. Gusto nato nga ma-reduce and prevent ang pregnancies among adolescents, especially among minors, and even mga repeat and multiple pregnancies among adolescent mothers. So ang atong programa is we want our adolescents to be well-informed, empowered, healthy, and responsible adolescents. We do this through improving ang ilang health and nutrition and as well as ang ilang education, employment, and even ang mga economic conditions and also ang ilang participation diha sa community development. Sir Neil, isip usap ug kakaginikanan no, on a personal note, unsa ba ang tambag o abiso nimo pirmi ngadto sa imong mga anak aron malikay sab sila sa paghimo og kini nga maingon nato nga mga vulnerable o huyang nga desisyon sa kinabuhi? Isip ginikanan no, aduna gyud nang padayon nga pagpahinumdom sa atoang mga anak no aron na mahilikay sila sa mga dili maayo nga mga buluhaton. So mo na nga padayon kita nga nagpahinumdom sa atoang mga kabatanunan sa atoang anak nga to always situate ng ilahang pag-eskwela, ilahang yung matagaan o prioridad. Again, sa mga parents, there is nothing that can guarantee na always safe ang ato ang mga kabatanunan. It's only the positive parent-child relationship. Dagang salamat sa time ngayong gahatag din sa At Home GMA Regional TV, Sir Neil. O panghinaot namo ang kalampusan sa inyong mga programa diya sa PAPCOM. Amping mo kanunay. Daghan pong salamat, Sir Cyril. Mga kapuso, chillax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. This morning, mga kapuso, ato makauban ang nag-top 2 sa Architecture Licensure Examination. Walay lain pa kundi si Sir Lance and Nathan Lim. Good morning, sir. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Unang-una, congratulations. Kamusta po kayo? Good morning. Okay na kayo po. Kakatapos lang po sa Master Plumbers exam. So, at least naka-mental break na po karon.
So, karon nag-transition stage pa ko sa akong next step. Sir Lance, dili gyud basta-basta ang imong naangkon nga kalampusan tungod ikaw ang nag-top 2 sa tibuok Pilipinas atol sa licensure examination for architecture this 2022. Can you take us back to that moment nga nahibal-an nimo nga ikaw ang nag-top? Unsa may nagdagan sa imong huna-huna at that particular point in time? When I found out the news, nag-shagad jud ko kay dili ko na-expect or medyo na-expect. I was hoping for the best, pero di ko na expect. Okay, I was hoping, I was looking forward to the worst day, ano yung worst case scenario. Pero the times I remember that God is in control, nakalm akong spirit, and I've been blessed so much. For sure, you've prepared a lot bago pa man ang examination. Unsa ba ang imuhang mga technique sa imong pag-study, sir? And how did you manage your time as well? My technique was find new ways to learn. So what I did was I joined, nag-appeal ko sa review center, nag-site visit po ko, nag-learn ko sa actual construction sites. And then, yung sa time management, so what I did was, every day, nag-set ko ng mga goals ba. Pero nag-set po ko mga spare time for family, pati Bible study, dapat ma-balance dito na siya. Otherwise, ma-sacrifice yung mental health ba. Important po na kayo, basig din ka ma-survive. This one, I must ask, did you expect ba nga mag-top ka for this particular exam? Unsa pod ang initial reaction naman of your family members when they learned about the result? Medyo naging emotional ako. Pero nung nagawas na yung actual results, nag-overjoy with me. Pati akong, especially akong parents and akong immediate family members, kay kabulo sila na worth how much na naging stress siya sa koa, and to finally see it pay off, nag-overjoy po kaya sila. If anything, I think sila ang mas naging proud sa achievement. Ako, kasi dili ko pa rin ma-feel na nangyari to ba. Parang dream gihapon kasi, praise God. Sir Lance, you mentioned nga ang storya ninyo, especially your father. He was also struggling financially back then. Pero naningkamot siya og karon. Usa na pud siya ka architect. Kini ba imong father og tungod pud sa iyang na experience, did this inspire you na mahimong usa ka architect as well? Yeah, malaking siyang influence sa akong decision to become architect. So, when I was looking for options sa akong career, what came across my mind was yung ginabuhat sa akong father. What he does is nag-mix siya ng art and science, mga balay, mga hospital, mga hotel, mga resort. Gusto ko rin mag-contribute that. I think that kato ang with my father's guidance, pati akong skills, magnadyan na yung calling ko as an architect. Pero nga, usa nakaka-licensed architect, unsa ang proyekto nga gina-hope or gina-look forward ni mga unang himuon? Nahuman na ako architecture licensure exam. Nagtuloy na ako karon February 2022. Akong philosophy jud sa akong life is always be looking to learn, always find ways to develop yourself. Same akong emotion karon, pero hopefully yapon ko. As long as I did my best, no regrets na ako. Pero super blessed na ako sa pag-top sa architecture. I'll just consider whatever happens next as bonus. Sir Lance, doon na ba kayo mga gusto po pasalamatan o mensahe po nimo sa tanan natong mga kapuso, especially sa mga estudyante nga nangandam po para sa ilahang mga licensure examinations? Yun. So, if I want to say anything, siguro, always be willing to learn. Dapat you find ways to connect to people, you find ways to research online sa YouTube, anything that you don't know. Kung ma-curious lang ka, kunin mo na yung opportunity na yun. Huwag ka mag-settle sa passing, huwag ka mag-settle lang sa average. Dapat aim high jud ka. So, if you do your best, if you strive to do your best, wala jud kayo regrets. Dekan kayong salamat, Architect Lance, and once again, congratulations for placing top 2 sa architecture licensure examination and top 1 sa master plumbers examination. Congratulations and more power to you. Thank you. More power to Davao and Mindanao. Let's go. Mga kapuso, saysay ni Architect Lance Nathan Lim nga wala gyud imposible sa pagkabot sa mga pangandoy basta lang maningkamot og sakto. Alang sab kaniya mga kapuso nga dili gyud babag ang kapitos aron muhunong sa pagskwela, inahimuon kining rason nga mas magkuki pa aron makalampos. Samtang resi daghan gyud ta og natun-an karong buntaga gikan kang Director Neil Aldrin Omega
sa Commission on Population o PAPCOM Region 10. Matod niya, nalabaw sa ilang ahensya o mga magtutudlo sa tunghaan, kinahanglan nga ang mga ginikanan mismo ang mag-una sa pagtudlo unsa ang sakto ng pakigrelasyon, labi na sa hisgutan ng sexual. Ug sa Best Talk naman, mga kapuso, mapasalamaton gayod si kapuso artist Vanessa Del Moral kay usa siya sa mga nahatagan og role sa newest drama series nga Widow's Web. Excited sab siya, mga kapuso, nga makita sa ato mga kapuso viewers ang hinatangan nga newest drama series. Mga kapuso, truly inspiring ug unta nakakat-on mo sa mga storya nato karong buntaga. Sama na lamang aning panultihon gikan kang Henry Nowen. Each day holds a surprise. Let's not be afraid to receive each day's surprise. Whether it comes to us as sorrow or as joy, it will open a new place in our hearts and celebrate more fully our shared humanity. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso. Stay safe and well and always start your morning with a smile. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.